Pulaanan ni Attorney Ferdinand Topacio ang panibagong pahayag ni Pamplona Mayor Janice De Gamo na gusto umanong magpalipat ng kulungan ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa kanyang social media account, sinabi ni Mayor De Gamo na nag-request umano si Teves na madala mula sa Becora Prison sa Timor-Leste sa home detention habang dinidesisyonan pa ng korte ang kanyang extradition case. Subalit ayon naman kay Attorney Topacio, ang pagiging biktima ni De Gamo ay hindi nagbibigay pahintulot sa kanya na magsinungaling at mandaya. Ito, fake news talaga to si Mayor De Gamo. Alam mo, sa isang banda, dapat intindihin natin siya kasi nga namatayan siya, no? Pero hindi yan magbibigay sa'yo ng excuse para i-fake news mo si Teves. O nagpapalipat daw si Teves. Binanatan sa social media. Pambihira, oh. Patunayan mo. Eh kung puro kadakdak fake news, sabi nga ni Attorney Topacio, hindi excuse yan. Fake news talaga to si ano. Alam mo, kaya walang naniniwala sa yun dyan. Puro kayo fake news eh. Yung mga vlogger nyo na kinontent kayo, kumampi sa inyo, lubog na ngayon. Bakit? Hindi naniniwala yung tao. Ganun kasimple yun. Diba? Oh. Eh, saan kumampi ang tao? Kay Teves pa kumampi. Ibig sabihin, mas maraming naniniwala kay Teves kaysa sa'yo. Naawa lang sila sa'yo dahil namatayan ka, yes. Pero hindi eh. O diba? Eh bumaong ka dyan. Kaya na naman, gumawa ka na naman ng ano. Dami pa nga nagalit sa kanya before dahil namatayan tapos nag-i-spaghetti. Ayokong pakialaman yung personal. Kaya lang kasi siyempre, medyo kabastusan nga naman dun sa namatayan din. Diba? Oh. Tapos ngayon, may pa-fake news ka pang ganyang ginagawa. Sabi ni Maria Lustre, still naniniwala ako kay Teves. Oh, sabi ni Rowena Cruz, namatayan or... Oh, hindi tinuloy. Sabi dito, drama lang yan ni Janet De Gamo. Kikita mo, wala na ni... Kasi kung ano... Kung maraming naniwala sa kanya, lalakas ng views doon. Wala eh. Lumubog lahat nung kumampi. Ayan. Hindi, kayo na magbasa ng komentaryo. Kung magdududa kayo, may komentaryo kayo maglagay. Di ba? Hindi kayo ba naniniwala dito sa fake news ni De Gamo, ni Janice? Oh, sa manunood ng replay, kayo din maglagay. Makikita naman ng tao yan eh. Eh... Wag, yes po, namatayan kayo. Pero hindi yan ibig sabihin kasi para sa inyo namatayan kayo. Tama. Pero para kay Teves, inosente siya eh. At sa batas, an accused is considered innocent until proven guilty. Huwag po natin kakalimutan ha. Para dun sa mga nakakalimot na binabalita ito, an accused is considered innocent until still proven guilty. Sa Tagalog, ang akusado ay inosente hanggang sa mapatunayan ng korte na siya ay may sala. Kung hindi mo pa naintindihan yan, huwag ka na mag-political blogger, punta ka na dito kay sino tong ano? Yung Baypares. Maraming views doon. Doon ka na. Simple Tagalog yan. Simple na batas yan. So, para kay Teves, inosente siya. Kasi, halimbawa, ako, pagbintangan. Ha? Halimbawa, ang dali kasi, pagbintangan ako ng kapitbahay ko, may pinatay ako. Eh, para sa akin, hindi ako talaga pumatay. Hindi yun excuse para siraan mo ako ng siraan. Bakit? Inosente ko eh. Bakit? Napatunayan mo na ba o para sa'yo dahil nasaktan ka? Yes, uunawain kita dahil nasaktan ka. Pero paano naman ako? Eh, hindi talaga ako pumatay. Diba? Anong gagawin ko? Oh. Kasi nakakaawa ka, magpakulong ako kahit hindi ako talaga. Hello? Sinong gago gagawa nun? Ayun, si Diwata. Kung hindi nyo maintindihan yan at political vlogger ka, si Diwata ang i-vlog ninyo. Eh, pambihira, hindi ko maintindihan.
Hindi nyo maipasok sa isip nyo, alakyusis, puro kasi tayo bintang. Yung ba namang anakyus is considered innocent until proven guilty, hindi nyo pa alam. Eh paano ka naging political blogger? O political analyst, kung ano man tawag mo sa sarili mo. May di ba? Ay kasimple nun. Eh alam mo, mas maraming kikitain mo. Punta ka lang doon, kain ka kay Diwata, less than 100. Tapos abangan mo siya maghapon, magpa-picture ka. Content na yun. Ang dami kaya doon naka-live. Wala namang nangyayari. Live lang ng live. Oh, hindi mo kailangan may ganun doon. Busog ka pa, kain ka lang ng kain. Oh, magpalipad ka, oy, kumakain ako rito. Sagutin nyo, Paris ko, super chat. Di ba? O, di live ka ng live. Eh, pag dito sa political, kailangan nag-iisip. Sabi dito, si Diwata hambog na, kulang na lang gawing kwintas ang kad... Hindi, wala akong pakialam doon. Basta, iwan ko na yun sa kanila. Ayoko kasi... Ayoko yung content na yun. So, okay lang. Kung gusto nyong gawing content yun, okay. Mas, alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko eh. Doon na lang. Kasi tulad nung umaming bayaran, andun na siya ngayon. Yun na content niya. Paano? Palaos siya. Ay, pag yun, tingnan nyo. Nung yun ang kinontent niya, di malakas na naman ang views. Tingnan nyo yung ibang views nila, lubog na. Kinontent si Diwata, binanatan si Diwata. Ganun naman eh. Nangyari yan kay Pastor Kibuloy eh. Banatan mo si Pastor Kibuloy, ang lakas ng views. O ganyan, binabanatan si Diwata nung umaaming bayaran. O lumakas yung views niya. Diba? So, doon, hindi nyo kailangan nag-aaral. Banatan nyo lang ng banatan si Diwata. Hindi ko sinasabing gawin nyo yan. Kasi pwede nyo namang purihin ang purihin. Yung iba naman, nagpapapicture ng bumibenta. Ah, di ba? Eh, hindi mo kailangan mag-isip. Sabihin mo lang, oy, sarap nung Paris. Ganun, tapos. Views na yun. Ganun kalakas ngayon si Diwata. Huwag na kayong magsiksikan dito sa politika. Nako. Sabi dito, nawala na si Mr. 99.9, case closed. Ayun, nasa Timor-Leste, makuha pa ng asylum. Wala eh, nawala nga yun si Presco, Mr. Presco. Ito naman pumalit si Janice Digamo. Bumakbak ng bumakbak dito kay Tevez. Ay, wala sa hulog. Iligandiin pa nito na fake news ang sinasabi ng byuda ni Governor Ruel Degamo. So sana matuto na kayo, ha? Oh, sige, balitaan nyo ulit yan. Papupuntahin ko na kayo kay Diwata.